Hi, good morning everyone. Nandito na naman po tayo. Araw ng Linggo. Oras na naman po ng pagluluto natin dahil sabi ko nga, day off na naman. So, sa araw na ito, magluluto na naman tayo ng isang pagkain, ng isang recipe ng break. Bali, ipakita ko sa inyo paano magluto ng ipon na may feta with kapari, with olive oil, with oregan. Pakita ko sa inyo yung mga ingredients. Ito po yung shrimps, yung feta, ito yung andito yung oregan leaves, ito ay kapari, sa Greek kapari, hindi ko alam sa atin sa Pilipinas kung ano ang tawag nito. Bali, feta cheese, ito yung pinaka-fat topping sa taas ng hipon. Bali, white cheese siya. Masarap po yan siya. Pwede rin siya sa salad, Olive oil. Okay. Ipakita ko sa inyo yung technique kung paano maglinis ng hipon. Kailangan kasi umalinis yan siya. Ganito yun eh. Tanggalin natin yung kanyang pinaka-skin. Kita niyo. Kasi yung kanyang dito sa loob, ganito yung sekreto niya. Linisan natin siya ng ganyan. Tapos, bali yung pinaka-ano niya dito sa loob, anuhin natin, linisin natin siya. Yung itim na ito, kukunin natin yan. Kasi, di ba, ito yung kanyang pagkain niya eh. Ito yung ng hipon. Para siyang, yan eh, yung itim na ito. Tatanggalin natin yun. Yun siya oh. Yun, nakita niya. Lahat yan, tatanggalin natin sila isa-isa. Para malinis yung hipon natin. Ito pa. Kailangan matyaga kang maglinis. Okay. Sabi mo, ready na. Okay, ready. Now, tapos na tayo maglinis. Lalagyan na natin ang ingredients. Lagyan natin siya ng olive oil. Lagyan natin siya ng kapari. Ito ang napapasarap. Feta. Pusing mo? Okay, wag natin masyadong dumihan, baka umalat. Then, oregan. Black paper, one moment. Lagyan natin siya ng black paper. Ito pa pala, last. Nakalimutan ko kanina, kailangan natin ng black paper ground pala. Paminta. Okay? Okay, yan na siya. Then, ilagay na natin siya sa oven within 20 or 35 minutes. Ready na siya, mga friends. Ipakita ko sa inyo after pag ready na. Okay? Bye. Hello, I'm back, mga friends. Kung mga OFW sa anong panig ng mundo. So, tapos na po, naluto na po yung linuto kong shrimps with feta. So, ipakita ko sa inyo yung kung paano ang resulta ng aking niluluto. Yummy, yummy! Now, siya mga friends, luto na po ang hipon, feta, with cheese, with olive oil, and kapari. Pasensya na kayo, hindi ko alam ang kapari dyan sa Greek, sa English, sa Greek kasi may tinatawag silang kapari na
Sarap siya, matamis-tamis siya na seeds. Ayan na po, yummy yan. Lalo na pag may kanin kayong masbati rice. Wow, ang sarap-sarap talaga. This is my favorite food dahil hindi ako mahilig sa karni. Mahilig ako sa seafood. So, ayan na po siya. Oras na po para kainin siya. Yummy! Okay, tapos na tayo magluto. Na ipakita ko na sa inyo yung finished product ng food na ginawa ko sa araw na ito. So, sana magustuhan nyo. Hey, sorry. I mean, sana kung matikman nyo. Salamat sa lahat-lahat na nag-subscribe sa channel ko. Sana marami pang mag-subscribe sa akin na mga kaibigan ko, mga OFW. Tapos na uli tayo ng duty sa araw ng linggo ngayon. Bukas, Lunes uli. Umpisa na naman ang ating Lunes na pagtatrabaho. Monday, start na naman until Saturday na naman. Yan ang buhay natin mga OFW, di ba? By the way, ingat na lang kayo lahat. Lahat-lahat kayo dyan. Shoutout na lang sa inyo lahat, sa mga kapatid ko dyan, mga pamangkin ko, mga kamag-anak ko, mga pinsan ko, lahat-lahat sa inyo lahat. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa anong panig ng mundo. Ipagmamalaki natin ang ating trabaho bilang OFW. Sikap, tiyaga lang tayo. Ganun lang talaga ang buhay, di ba? Mag-ingat na lang kayo lahat-lahat, lalo na ngayon sa pandemic ngayon. Ingat na lang tayo. Stay healthy and safe to everyone. Sabi nga, positive lang tayo lahat. Tsaka, lagi na natin isipin na ang lahat na ito, ang pandemic na ito, ay malalampasan din natin through faith with God na lang. So, ingat na lang kayo lahat. Bye-bye. Shout out talay sa Marie with Home. Okay? Bye. Hanggang sa sunod na linggo. Magluluto na naman tayo ulit ng another recipe na naman ulit ng Greek food. Okay? Bye-bye everyone. God bless everyone.